Kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, puntahan mo ang Faraon at sabihin mo sa kanya, ito ang sinasabi ng Panginoon, paalisin mo ang mga mamamayan ko para makasamba sila sa akin. Kung hindi mo sila paaalisin, pupunuin ko ng mga palaka ang iyong bansa. Mapupuno ng palaka ang ilog ng Nilo at papasok ito sa palasyo mo, sa kwarto at kahit sa higaan mo. Papasok din ang mga ito sa bahay ng mga opisyal at mga mamamayan mo, at pati sa mga pugon at sa pinagmamasahan ng harina. Tatalunan ka ng mga palaka, pati na ang mga mamamayan at ang lahat ng opisyal mo. Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron na iunat niya ang kanyang baston sa mga ilog, sapa at mga kanan, at mapupuno ng palaka ang buong Ehipto. Kaya iniunat ni Aaron ang kanyang baston sa mga tubig ng Ehipto, at lumabas ang mga palaka at napuno ang buong Ehipto. Pero ginawa rin ito ng mga salamangkero sa pamamagitan ng kanilang salamangka. Napalabas din nila ang mga palaka sa tubig ng Ehipto. Ipinatawag ng Faraon sina Moises at Aaron at sinabi sa kanila, manalangin kayo sa Panginoon na tanggalin niya ang mga palakang ito sa aking bansa at paaalisin ko ang mga kababayan niyo para makapaghandog sila sa Panginoon. Sinabi ni Moises sa Faraon, sabihin mo sa akin kung kailan ako mananalangin para sa inyo, sa mga opisyal at sa mga mamamayan mo, para mawala ang mga palakang ito sa inyo at sa mga bahay ninyo. At ang matitira na lang na palaka ay ang mga nasa ilog ng Nilo. Sumagot ang Faraon, ipanalangin mo ako bukas. Sinabi ni Moises, matutupad ito ayon sa sinabi nyo, para malaman nyo na walang ibang katulad ng Panginoon naming Diyos. Mawawala ang lahat ng palaka sa inyo, maliban sa nasa ilog ng Nilo. Pag-alis nila Moises at Aaron sa harap ng Faraon, nanalangin si Moises sa Panginoon na alisin na ang mga palaka na ipinadala niya sa Ehipto. At ginawa ng Panginoon ang ipinakiusap ni Moises. Namatay ang mga palaka sa mga bahay, mga hardin at sa mga bukid. Tinipon ito ng mga Ehipsyo at ibinunton dahil dito'y bumaho ang buong Ehipto. Pero nang makita ng Faraon na wala na ang mga palaka, nagmatigas na naman siya at ayaw niyang makinig kina Moises at Aaron, gaya ng sinabi ng Panginoon. Ang salot ng mga lamok. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron na ihampas niya ang kanyang baston sa lupa at magiging lamok ang mga alikabok sa buong lupain ng Ehipto. Sinunod nila ito, kaya nang hampasin ni Aaron ang kanyang baston ng lupa, naging lamok ang mga alikabok sa buong lupain ng Ehipto. At dumapo ang mga ito sa mga tao at mga hayop. Tinangkari ng mga salamangkero na gayahin ito sa pamamagitan ng kanilang salamangka. Pero nabigo sila. Patuloy na nagsidapo ang mga lamok sa mga tao at mga hayop. Sinabi ng mga salamangkero sa Faraon, ang Diyos ang may gawa nito. Pero matigas pa rin ang puso ng Faraon at hindi siya nakinig kina Moises at Aaron, gaya ng sinabi ng Panginoon. Ang salot ng mga langaw. Sinabi ng Panginoon kay Moises, bumangon ka ng maaga bukas at abangan mo ang Faraon habang papunta siya sa ilog. Sabihin mo sa kanya na ito ang sinasabi ko, paalisin mo ang mga mamamayan ko para makasamba sila sa akin. Kung hindi mo sila paaalisin, padadalhan kita ng maraming langaw, pati na ang mga opisyal at mga mamamayan mo. Mapupuno ng mga langaw ang mga bahay ninyo at matatabunan ng mga ito ang lupa. Pero hindi ito mararanasan sa lupain ng Goshen kung saan naninirahan ang mga mamamayan ko. Hindi dadapo ang mga langaw sa lugar na iyon para malaman nila na akong Panginoon ay nasa lupain iyon. Hindi magiging pareho ang trato ko sa mga mamamayan ko at sa iyong mga mamamayan. Ang himalang ito ay mangyayari bukas. Nagpadala nga ang Panginoon ng maraming langaw sa palasyo ng Faraon at sa mga bahay ng kanyang mga opisyal
at naminsala ang mga ito sa buong lupain ng Ehipto. Kaya ipinatawag ng Faraon sina Moises at Aaron at sinabi, "Sige, maghandog na kayo sa Diyos ninyo, pero rito lang sa Ehipto." Sumagot si Moises, "Hindi pwedeng dito kami maghandog sa Ehipto, dahil ang mga handog namin sa Panginoon naming Diyos ay kasuklam-suklam sa mga Ehipsyo. At kung maghahandog kami ng mga handog na kasuklam-suklam sa kanila, siguradong babatuhin nila kami. Kailangang umalis kami ng 3 araw papunta sa ilang para maghandog sa Panginoon naming Diyos, gaya ng iniutos niya sa amin." Sinabi ng Faraon, "Papayagan ko kayong maghandog sa Panginoon na inyong Diyos sa ilang, pero huwag kayong lalayo. Ngayon, ipanalangin ninyo ako." Sumagot si Moises, "Pag alis ko rito, mananalangin ako sa Panginoon, at bukas mawawala ang mga langaw sa inyo, at sa mga opisyal at mamamayan mo. Pero siguraduhin mo na hindi mo na kami lolokohin muli, at pipigilang umalis para maghandog sa Panginoon." Umalis sila Moises at nanalangin sa Panginoon. At ginawa ng Panginoon ang pakiusap ni Moises. Umalis ang mga langaw sa lahat ng Ehipsyo. Walang natira kahit isa. Pero nagmatigas pa rin ang Faraon at hindi niya pinaalis ang mga Israelita.